kong YouTube channel. Ayan, para po sa part 3 ng aking pong kitchen makeover. Medyo natagal lang po yung ating pong part 3, no? Kasi naging busy po tayo lately sa mga iba-iba pang mga gawain, syempre. Syempre, as a mom, as a businesswoman na may maliit na negosyo para sa pamilya at tayo po busy rin sa ating pong trabaho, kaya hindi natin nabigyan po ng oras ang ating pong pagbablog para po sa kitchen makeover natin. Ayan. So, ito na po yung part 3. Ito na po yung final na resulta po na aking pong kitchen makeover. Papakita po yan sa inyo. Iikot ko po kayo uli sa aking pong kitchen. Ayan. So, ito na po ang resulta ng aking pong kitchen makeover. Nagkaroon po ng mga changes yan actually. May mga tinanggal akong mga gamit. Meron po akong mga pinalitan. Meron akong ikinabit na inalis ko na lang. Ayan. So, ito na po yun. So, umpisahan natin muna dito sa aking pong fridge. So, dito ko na lang po inilagay ang aking pong mga grocery. Ayan. So, konti lang naman yung grocery namin actually kasi puro pang almusal lang kasi talaga yan. So, mga dila-dilata na pang almusal natin. So, ayan. Yung mga pasta, inilagay ko sa mga ganyang garapon para mas madali ko siyang makita. So, ito po yung nabili ko pong lagay ng mga spoon and fork. Ayan. Umiikot yan eh. Ayan. Umiikot po yan. Tapos, meron siyang cover. Tapos, dito ko po nilalagay yung aking pong mga wrapper, mga run wrap, mga aluminum foil, ganyan. Ito po yung aming pong tissue. Ayan. So, sa aking pong fridge, medyo nagkaroon din talaga ng changes kasi may mga tinanggal din ako dito na mga gamit. So, ito po yung fridge namin na wala pong takip. Ayan. So, ang nandito pa lang ay yung mga pang-almusal-almusal namin na hotdog, mga ham, ganyan. So, dito po sa chiller, nakalagay po yung mga kung ano-ano pong mga snacks namin na mga bata, mga biscuits, yan, ang aking pong delight, chocolate, ayan. So, syempre, ang ating pong water, nadagdagan po yung pitcher namin, bumili pa po kami ng dalawang pitcher para maging apat siya. So, ito na naman chocolate ulit, ito po yung chocolate po na dala po ng aking husband, at yan ang kanyang beer. At syempre dito, ayan, meron tayong fudge bar. Yun, meron tayong cake. Meron tayo dong mamon, chocolate na mamon. Ayan. So, dito naman yung mga palaman, mga iba-iba pong mga condiments pa, like ketchup, mga chili sauce, mangtumas, ayan. So, ito yung pasta natin. Dito ko na lang siya inilagay. Tapos dito po, ilalagay ko yung aking pong mga veggies, mga sibuyas, kamatis, bawang. So, hindi pa po kami nakakapamalengke, kaya wala pa pong laman niya. So, dito sa ilalim naman, meron tayo ditong mamon pa uli. Ang ating pong energy, ang aming pong tinapay, meron kaming wheat bread, meron kaming regular bread. Ayan. At dito, syempre ang ating pong egg. Dalawa na lang ang natira. Ito po yung gamot ng aking pong husband. And dito naman po, ayan yung mga medicines namin. Cheese, mga butter, ayan. So, ito may mga label na ako siya inilalagay. Tomato sauce, tomato paste. So, yung mga ginagamit natin na mga kung ano yung mga pangrikados. Ayan. So, ito yung ating pong tubig para hindi na po sila kumukuha ng baso. So, ayan na lang po yung ginagamit namin. Ayan. So, ito pong aking maliit na fridge. Sa ilalim ng lababo, meron din akong cabinet. So, dyan nakalagay yung mga plato, yung mga mangkok, mga hindi ko na madalas gamitin talaga. Tapos, nandito rin yung mga tupperware para kapag may mga leftover foods kami, kinukuha ko siya dyan, inuhugasan ko na lang sa paggagamitin ko na. Yan yung kaldero namin at kung ano-ano pang mga gamit sa kusina. Ayan. So, inayos ko rin syempre yung ilalim ng lababo ko. Nandyan yung sabon ng aking pong doggy. Ayan, kanyang shampoo, ang ating pong pandaba, ang ating pong stock na tubig.
So, dito naman po sa ating kusina. Ayan. So, itong mga to may mga label na siya. So, yung iba po wala. So, ito po ay ating pong oatmeal. Yung mga tea. Ito ay snack pa din ng mga bata. So, dito, nabili ko po ito sa Shopee. So, nilagyan ko siya ng organizer na ganito para mailagay kong aking pong mga noodles. Mga pansit canton. At dito naman po ang ating pong mga coffee, yan, mga tea, Milo, yan. So, dito ang aking bread toaster. Aking pong oven, ayan. So, dito po ako nagbe-bake. Ito po ay yung Colgate at saka yung toothbrush dispenser na nakalagay po dati yan dyan. Kaya lang tinanggal ko na po siya. Kasi masyado siyang masikip na nung nalagyan ko siya ng ganitong organizer. So, inalis ko na lang po siya dito. So, nilagay ko na lang po dito yung ating pong toothbrush at saka toothpaste. Ayan, ang aming water kettle, ang aming pong air fryer. Ito po kami nagpiprito. Maganda po ito kasi hindi nyo na need ng mantika. So, mas safe and healthy po siya kung gagamitin nyo po ay ang air fryer. Ayan. Lalo na for those na hindi po pwede sa mga mamantikang pagkain. Okay pong gamitin yung mga ganyan. Ayan. So, doon po sa taas, yung mga kung ano-ano pang mga anik-anik sa kusina. Ang aking pong gas stove, electric gas stove. Ayan, yung mga ganyan. Ito, blender, mixer, ang ating pong rice cooker. Yan yung ating mga storage. Yan, dyan siya nakalagay. So, madalas kasi itong mga ito, hindi ko naman siya ganun gamitin. Kaya siya nasa taas. Ayan. So, dito naman po banda. Ayan, naglagay din po ako dito ng organizer. At ilagay ko yung aking mga mangkok. Ito naman po ang aking air fryer paper at saka tissue. Ilagay ko dyan. So, ito po yung dispenser natin ng ating pong mga spices. May mga label po yan nasa ilalim. Ilagay ko sa ilalim yung mga label niyan. So, ito, ganun din po. Lahat po ng label nito nasa ilalim po ng garapon. Ayan. Meron tayo ditong breadcrumbs, chicken breading, iodized salt, rock salt, baking soda, cornstarch, flour, and baking powder. Ayan. So, ito naman pong ating dish dryer na rock. At syempre, meron din po tayo ditong ayan po yung aming pinaka water purifier. So, hindi na po kami bumibili ng mineral water. So, ito na lang po. Nakadirekta na po siya dito sa aming pong gripo. So, magre-refill na lang kami ng water sa fridge namin at mag-stock kami just in case po na mawawalan po ng tubig, at least meron na po kaming maiinom. So, mas okay din naman pong gumamit ng ganito kasi mas tipid siya. Kung bibili ka ng magkano rin ng isang 5 gallons, nasa 20 to 25 to 30 pesos. So, kung may ganito ka, kasama na siya sa water bill mo. So, mas makakatipid tayo. Ito naman ang aming pong dishwashing. Ayan, napipress po yan. Pag pinress mo po yan, lalabas yung sabon dyan. Pinres mo yan. So, ito yung mga lagayan lang ng kung ano, mga kanin-kanin, mga kung ano-anong naiiwan sa plato para hindi po nagbabara sa ating pong labako. Sa taas yung mga tray namin. So, dito naman ang aming pong dish cabinet. Dito yung aking pong mga mug. Dito po yung baso, yung mga mangkok, yung mga plato. Yan, dito po siya nakalagay. Ating mga sandok, ating pong mga kutsilyo at kung ano-ano pang mga gamit sa kusina. So, ayan. So, dito sa table namin, meron kami ditong biscuits. Pagka medyo gusto mo lang kumain ng ayan, mag-alis ng umay, meron kang biscuits dyan. So, pag may natitirang ulam, dito siya nakalagay, lalagyan namin ng cover. Ayan. So, ito naman ang aking pong cooking area. Aking pong sinaing kanina, ito pong aking ulam. So, ito po yung non-stick ko po ng mga syanse. Diyan ko po inilalagay kasi yan po yung madalas kong gamitin. So,
Yan sa ilalim naman ng kalan, makikita natin yan yung mga kawali, mga kaldero, at kung ano-ano pang mga ginagamit natin sa pagluluto. Ito po yung mga iba-iba pang mga condiments. Ayan, meron tayong pati, suka, toyo, ayan, mantika, ang ating magic sarap, ating pong salt, ating pong pepper, at ito po yung garlic powder, po yung ating paprika, ito po yung ating pong white pepper powder, at saka ito naman pong chili powder, ayan. So yan, naglagay ako ng sabitan, syempre para sa ating pong apron pag magluluto tayo, at mga eco bag na gagamitin kapag nag-grocery na tayo. Dito po, ayan ang mga kung ano nung mga chichirya ng mga bata, syempre ang ating pong rice dispenser, ayan. So, ito na po yung ating pong kusina. Ito na po yung pinaka-final na result ng ating pong kitchen makeover. Ayan. So, ayan po, mga kamamis. Ayan. Sana po, ay, kahit pa paano meron po kayong nakuha na mga ideas para po maayos nyo po ang inyong pong kitchen na sa very affordable naman po na prices. Kasi marami naman po ma-avail sa Shopee tsaka sa Lazada na mura lang na makakatulong po para mas maging maayos at maging organized ang mga gamit natin sa ating pong kusina. So, tsaga-tsaga lang po tayo sa pagsusurf pag tayo po'y maghahanap sa Lazada tsaka sa Shopee. Pero hindi naman po mga store na nagbebenta rin po ng mga kung ano-anong mga gamit sa kusina na pwede nating ilagay, no, i-apply sa loob ng ating pong bahay. Ayan. Sana po ay meron po kayo natutunan sa aking pong kitchen makeover. Ito na po ang aking pong part 3 na finally po ay na-vlog ko na po. Tagal na hindi po tayo nakapag-vlog. Ngayon ko lang po uli na ipakita sa inyo. Ayan. So, marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po ay may learnings po kayo from my today's vlog at until my next vlog pa rin, syempre. So, sana po lagi pa rin po kayo nandyan at ako'y supportan sa aking pong channel. Thank you so much po sa lahat po ng mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko. Subscribe na po kayo and don't forget to like, comment, share, and click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos po na aking pong i-upload. Ayan. Thank you so much po. Thank you for watching. Until next time, see you again. Ingat, God bless, and happy lang. Bye!